Ang susunod na programa ay Rated KG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng mga tito para sa mga batang manonood. We have our second couch guest. Okay, hello, Pops. Please welcome Mr. Pops Cayton, one of the organizers for Class 94. So, wow. Kumusta naman? A very busy day for Class of 1994. Yes. Thank you. Thank you for joining our celebration. Maraming salamat for inviting us. No, so, to sa 90th, Joseph Paner was here a while ago and sinabi niya na more than a year niya yata ang preparation niya dito sa... Yes, actually, it took almost 2 years because we started raising funds. Almost 2 years, ha? Oo. Since the Goyo. Uh-huh. And ano yun 2018 pa yun. So, correct. Tsaka dati marami na rin kaming ginawang mga fundraising. So, hindi pa kayo nahirapan sa fundraising niyo? Madami kayong ginawang fundraising. I think we had 3 meetings. Tapos, yung mga iba yan, yung mga t-shirt, bayon. Masaya naman kasi for the school, then it's fun to do. Diba? Yun na yung palit nun eh, no? Yung fulfillment of yes. this. So excited ka na ba today na? Yung 2 years nyo na preparation will be coming to an end later, di ba? Oh, syempre, excited kami for next year. At ito na yung peg nyo, di ba? Medyo kumipeg na kami. Para hindi na kami gulbiti-gulat pagdating ng panahon. Thank you, Class 96. Medyo na-feel namin. Una-una, salamat sa pag-invite sa Kwarental Titos, Kwarental Guidance. We'll try to cover yung to feature nga yung mga past students natin before, faculty before, ganyan. So, I believe, ano ba yung ina-expect yung attendance natin today? Yung mga nag-confirm sa akin around 400 and then yung mga online 200, so sana umabot ng more than 600 sana. Oh, so abot-abot kung habol kayo yung mga hindi pa naman siguro dumarating lahat yun. Oh, so marami. Sa first hindi 600 meron tayong RSVP, diba? Pero okay lang, everyone is welcome to join. Kahit yung hindi natapos ng rural pwedeng pumunta dito. Anyone who was part of UP Rural High School is welcome. Yes, kahit mga 1 year ka lang nag-rural, di ba? Or 2 years, or basta, di ka graduate. Basta rural life, kasi ano naman yun eh. Basta you have a rural as a part of your life. Invited so, anong, yan. Anong pinaka-participation mo dito? Alam ko na isa organizing committee, no? So, di ba? Kasi ako talaga yung class rep ever since 2004. Talagang walang gusto mo na, talaga. Hindi naman, okay lang naman. Ano lang naman 'yun dati kasi hindi naman siya every year yung reunion natin, 'di ba? So, I also am the kunyari lang secretary sa Alumni Association. Pero ano pa ba? Wala, lahat naman kami dito tulong-tulong sa batch. So, we don't have mga designated titles or basta pag may oras and then alam din namin nagiging problema din namin yan eh. Marami namang gustong tumulong kaya lang medyo malayo, 'di ba? For those of us na based sa LB, yun ang so ano yung pinaka naging challenge nyo in putting up this event today? Maliban sa budget. Yung venue mahirap. Iba kasi pag sa loob ng UP eh. So, tsaka malaki yung venue, tingnan nyo naman, di ba? Ang hirap punuin. But thankfully, meron kaming mga sponsors na natumulong sa amin mag-decorate ng place. Tsaka marami kaming na-receive na Si Sir support. Joseph nga kanina, sabi niya nga, you broke the tradition na ngayon, no? Kasi for being the first ones who were holding the anniversary here, no? So, naging consensus nyo ba lahat yan? Was it an easy decision na gawin dito o sa diba? Gusto namin talaga kasi baker. Dati kasi sa baker ginagawa. Correct. Kaya lang hindi pwede yung baker. So, naghanap kami ng venue also inside UPLB. Maganda naman. Maraming nag-feedback sa atin na mas maaliwala, syempre, di ba? Mas maraming parking available, gano'n, di ba? Mas malapit sa UP. Yun din yung isa sa mga
And in-expect mo, ano pinaka-oldest batch ang na-invite natin? Confirmed, there are two attendees from class 1946. Wow. 46? Yes. Yeah. Mga lola yun ang classmate namin, Mrs. Tidon tsaka Mrs. Feliciano. Nandito na ba sila ngayon? But Mrs. Tidon is older by 3 years, so I guess she's the oldest. Wow. Okay, mamaya pa daw, mga 3 o'clock. Mga 3 o'clock, oo. Kung gusto niyong kausapin, okay naman. Oo nga, sana. Lapitan niyo lang. Oo. Sana ma-invite namin sila, makakausap din natin. Yun. Mayroon ba tayong mga shoutouts for her? Mayroon ba tayong shoutouts dyan? Nating social media checker. So, ano? Yan. Si Manolo, baka may gusto sabihin. Yan. Kanina tinanong namin si Sir Joseph kung ano yung mga memorable moments niya bilang ruralite. Ikaw ba, ano bang masasabi mo na favorite? Nahulog ako sa ano? Yan yung memorable. Saan ka nahulog? Sa pool ng Baker, doon sa diving board. Yung mataas. Pero bakit PE yan, PE? Kasi natakot ako sa high. So, tatalon kami dahil pinapatalon tayo sa PE. PE, oo. Tapos, bumawa, ayoko nang tumalon. Pagbalik ko, nahulog ako sa baba. Yun, bumasa ka. Sa tubig. Sa tubig ka naman lumandi. Diba, oo. Ano pa ba? At saka yung mga ano. Sayang wala pang video. Buti na nga active kasi ako sa SDC noon tsaka sa Glee Club. So, yun yung mga memorable for me. Nice, nice. First year, third year, and fourth year. Ma'am. Yan. Ito, magru-ruralite din siguro to. Oo. Oh, diba? Oo. Yan. So, how many kids do you have? I have two. I have two. 9 and 5 years old. Yan. Nice, nice. May questions pa ba tayo, Top? Kay ano, she's a very busy woman ngayong araw na to. Baka may tanong pa tayo. Pabubunutin ba natin sa... Yeah. We could have you back. Saan? Dito, kung sakali. What do you mean dito? Mamaya. Sa interview ulit. Interview ulit. Kasi baka... Sige, tingnan natin mamaya. Baka busy ka na... Or yung barkada. Bibigyan ko rin kayo ng tip kung sino yung okay interview. Yeah, yeah. Okay, okay. Tsaka pwede rin yung... Gusto rin namin ma-interview yung mga groups. Sino yung mga magbabarkada nung panahon na yun? Oh, sa mga clubs, varsities, and whatever, ganyan, di ba? Ikaw ba, ano bang mga affiliations mo? Anong club mo nun? SDC? SDC, Glee Club. Ba? Ano pa ba? Yun lang, yung dalawa na yun. Yun lang. Uh-huh. So before we let you go, ma'am, baka pwedeng to sign an hour. Si yan. Oh, thank you. Thank you, Pops. Dito ka, ma'am. Oh. We'll be right back.